Hello guys, muli tayo nagbabalik dito sa Dragon's Rise of Berk sa Gauntlet event. Okay? Kumusta kayo lahat? So nandito tayo sa Cunning versus Protector na Gauntlet event. Ayan. Ito yung ating gameplay ngayon. So sa buong gameplay ng Dragon's Rise of Berk, ano ang pinaka-favorite ninyo na laruin? Let's say, kung ako kasi, ang pinaka-favorite kong part nitong Dragon's Rise of Berk is Dragon's Explorations Limited Events. Pero ang pinaka-favorite ko sa lahat is itong Gauntlet event. Kasi, of course, dito mo talaga makikita kung gaano kalakas ang isang dragons. At saka, natututunan mo rin kung paano yung abilities nila, kagaya na itong Flightmare, ayan. Itong Flightmare ngayon yung bida natin ngayon. So tignan natin kung ano yung kakayahan nilang gawin ngayon. So atin ulit yung first round. So tignan kung makikita natin. Yung mga dragons natin ay full health pa, full build. Ayan. So walang kahirap-hirap yung first round natin. So sana ganun din kayo guys kung nilalaro nyo itong Gauntlet event na ito. Ayan. So ayun, ang pinaka-perfect combination pala ng dragon dito sa Gauntlet event is at least kukuha kayo ng multiple damage kagaya na itong Flightmare na ito. So medyo nireuse ko kasi itong Timberjack. Kung mapapansin ninyo, nagdi-deal din siya ng multiple damage kagaya ng Flightmare. So dalawa siya, pero okay lang kasi ang pinaka-goal naman natin is matapos lang itong event nito. Ayan. Spin the wheel. Ayan, nakakuha tayo ng maraming isda ulit. So ayun pala guys, kung part kayo ng Dragon Riders Club, meron kayong second spin wheel kagaya nito. Ayan. So i-click lang muna natin yung reward natin sa first round. Actually, hindi pala first round ito guys. Yung first round kasi, in-skip natin kasi yung pinakamadaling stage ng event na ito, kaya nag-jump in kaya tayo kaagad sa second round ng laro. Okay, so ayun, balik tayo dun sa usapan kanina. Ang pinaka-perfect team na po pwede ninyong kunin dito sa Gauntlet event, or kung naglalaro din kayo ng Brawl, is at least isang healing dragon kagaya nitong Rumble Horn na gamit ko, isang multiple damage, at isang paano ba 'yon? At isang nagde-dealt ng paano ba sabihin? Sleeping damage or ano? Kasi kung mapapansin niyo yung mga previous gameplays natin, lagi kong ginagamit yung champion Catastrophic Quaken. Yung isa sa mga favorite ko dito, pero hindi muna natin siya ginamit kasi kumbaga sa ano is siguro pag may mga ano pa may of course sa mga susunod na videos natin pwede natin gamitin yung ano na yun, yung dragon na yun. But for now, susubukan natin na manalo sa event na ito na meron na ito lang yung mga dragons na gamit natin. Ayan. So isa ring tip sa inyo guys, pag naglalaro kayo ng Gauntlet event or Brawl dito sa Dragon's Rise of Berk, please lang, wag na wag kayong magle-level up ng dragon na iisa lang ang focus. For example, kung ang pinaka-favorite kong dragon dito ay si Bless, pag ni-level up ko kaagad siya ng level 100, tapos yung level ng ibang dragon natin dito is, let's say, level 10, level 20, hindi kayo makakagamit ng ibang dragon na malakas kundi si Toothless lang. Yun. So kung i-level up ninyo yung mga dragons ninyo guys, please pantay-pantay nyo na lang kung wala naman kayong plan na mag top of the brawl dito sa Dragon's Rise of Berk.
At ang isang advantage kasi nun pag nag-level up kayo ng dragon sa sabay-sabay, makakagamit kayo ng anumang dragon sa brawl. Hindi yung iisang dragon lang ang magiging favorite ninyo. Kumbaga sana is, pwede kong gamitin yung si Flightmare, pwede kong gamitin tong si Timberjack, pwede kong even si Toothless, pero hindi natin ginamit ngayon. Kasi mapapansin nyo yung mga level nila pare-parehas lang. At saka, guys, nakikita ko rin sa mga ibang YouTuber dito sa Dragon's Rise of Berg, nile-level up nila ng talagang napakataas na level yung mga dragons nila. Pero, guys, hindi na kailangan yon. Kung papansin ninyo sa mga previous events nila na nilalaro natin, kung yung previous account natin is ito to level 3,000, no? Tapos yung iba, wala pang level 100. So, hindi tayo nakakagamit ng dragon maliban kay Toothless lang. Kaya dito sa second account natin na ginagamit, original account natin, is talagang naging maingat ako sa pag level up ng mga dragons. Ayan, kung papansin nyo yung level ng dragon natin dito is 5. Ayan, itong Rumblehorn dragon natin is level 5, tapos si Flightmare level 7, at saka itong Timberjack natin is level 6. Guys, itong kasi na ito is equal. Kumbaga sana is hindi ka bibigyan ni Dragon's Rise of Berg ng parataas na level na kalaban. Kumbaga, hahanap yun ng match sa mga dragons mo. Kaya magkakalala kung nagsastart ka man maglaro dito sa Brawl or sa Gauntlet event na level 5 lang yung pinakamalakas sa dragon mo, huwag na huwag kang magkalala. Malaki pa rin yung chances na manalo ka sa mga events, sa Brawl o kaya dito sa Gauntlet event mismo. Pero ayun nga, kung mapapansin ninyo ka guys, na nabanggit ko sa nakaraang gameplay natin na lagi akong gumagamit ng perks dito, ng ultimate skill at saka itong ultimate healing, kaya magastos ako maglaro nito. Pero okay lang guys, pwede nyo rin naman itong gawin eh, basta marami lang kayong runes. At saka huwag din kayong maglaro ng Gauntlet event everyday, kasi itong Gauntlet event kasi nito araw-araw nilang nilalaunch yan. Kumbaga sana is i-roll up lang ninyo yung paglalaro dito sa game na ito, kasi napakarami namang options eh, napakarami talaga. Pero ang wish ko lang sana sa larong ito, sana gawin nilang strategy na pwedeng base to base attack, hindi lang itong Brawl at saka Gauntlet event yung talagang pinaka tournament na ginagawa natin, or Dragons versus Dragons. So sana ang wish ko lang na mai-add nila ng feature dito sa Dragon's Rise of Berg ay lagyan nila ng strategy style na kagaya ng base-to-base attack. Kumbaga sana is ako si Team A, pwede kong i-attack yung base ni Team B, parang ganun. Napakaganda sana. Pero anyway, ay balik tayo sa laro. Nag-i-enjoy naman na ako dito sa laro. Okay lang guys. So ayun, nandito na pala tayo sa final round natin. Ito yung final wave ng last round. Kung makikita ninyo dito, panay ang paggamit ng ultimate skill, kasi matitigas na yung mga kalaban, makukunat na. Kung makikita ninyo, itong boss dragon kasi nasa gitna, hindi nakikita yung level niya, pero yung dalawang kasama niya sa gilid level 8 siya, kaya medyo mas mataas ng kaunti. Kailangan nating itodulad, mayroon tayo dito. So ayan, mga ilang hits pa kaya ito bago matapos? Tingnan natin guys. Ayan, puro ultimate skills na ginagamit ko. Ayan, okay. Timberjack, give everything you got. Oh. Ayan, last hit na siguro ito. Tingnan natin guys.
Hindi pa. Okay. Ang ganda rin ng ano nitong rumble pool na ito kasi binaboost niya yung kakayahan ng ano ng dragon. Grabe. Nakatatlong hits pa ako bago matapos yung last round. Talaga napakakunat ng kalaban. So andito na tayo sa final prize, guys. Ito yung final spin the wheel. Tsaka ito na yung final prize. Ano kaya yung napanalunan natin? Tignan natin na. Ano ba ito? Gaano ba karami? Ah, ano lang pala? 300 festive fireflies lang pala ang napanalunan natin. Anyway, marami naman tayong mabibili dito sa event na ito, dito sa season hub. So ayun guys, maraming salamat ulit sa panunood. Subscribe po tayo sa ating channel, share and like natin yung videos natin para makapag-upload pa tayo ng maraming videos na kagaya nito. So maraming salamat po sa lahat-lahat. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video.